Guys, nandito tayo sa bahay ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang gagawin natin ngayon, guys, ay kung paanong mag-layout ng ito, guys, terrace. Ipo-flooring na natin ito. Okay, ili-layout natin gamit ang level hose. Okay, napakita sa inyo yung view ng terrace, guys. So, ayan. Ayan yung bahay ko. Okay, hindi pa ako nakatira dito, guys, no? So, iniunti-unti ko lang. Ayan yung ipo-flooring natin. Ito yung level house natin, guys. Okay, guys, ang kukunin nating level gamit ang level house ay dito. Ayan. Sa ilalim ng 2x4. Pantay-pantay na kasi yan, paikot. Ayan. So, pantay-pantay na yan. So, ile-level natin to gamit tong level hose. Okay. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan yung water. Itatapat lang natin yung water. Ayan. Ayan, naka-level yan. Tapos, kukuha tayo ito sa pader. Ayan. Okay. Sa kasamang palad, guys, ay wala akong kasama, kaya ipo-forward na lang natin to. Okay, guys, ito yung na-level natin, semento. Ayan. Tinapat natin yung water, tsaka kinuha natin yung doon. Yung papantay doon. Ito yun. Ayan. Parang ganito, guys, na. Okay, wala. Okay, wala tayong helper. Okay, guys, halimbawa, ito yung water level natin. So, ganito lang yung paggamit ng level house. Patapat nyo lang yung water level. Ito, nasukat na natin doon sa 2x4 na metal tube to sa ilalim. Patapat lang natin ito. Ito sample, no? Yan, ganyan lang ginawa ko. Ulit-ulit lang yan. Okay? Okay, guys. Ngayon, ang pu-flooring natin ay hanggang dito sa ilalim ng 2x4 naman sa baba. Sa ilalim yan, yung ating flooring pantay dito. Ayan. Hanggang doon. Lagyan muna natin ng sa pinto. Lagyan natin ng kahoy para hindi tumapon doon yung halo natin. So, lagyan na natin, guys. Thank you.
level natin kanina, sinukot natin. Ayan. Ito. So, sukatin natin mula dito hanggang baba. Tapos kukunin natin yung sa ilalim. Ayan, yung sa ilalim na yan. Yung level nitong ano, ilalim nitong tubular. Okay, gawin na natin, guys. Guys, mula dito sa level natin, ayan, yung mapapansin nyo wala nang space na natitira, so kain natin ng dos. Ito dos lang kasi yung kapal na ipo-flooring natin kasi magta-tiles pa tayo eh. Okay, mapapansin nyo wala nang lalagyan ng halo, so kain natin yan. Ayan, may mga mark na, so ayan yung natandaan natin ng kapal ng flooring. Thank you.
dito naman sa level na to. Pupunin natin. Ayan. Lagyan natin concrete. Guys, nalagay natin ito. Ito yung natin pababa. 82 cm. So, nalagay natin dito. So, okay guys, ayan may tansina. No? So, makukuha na natin yung kapal. Yung tamang kapal nung paghukay natin. Mapapansin nyo, ayan, guys. Yung tanse. Ayan, yan na rin ang gagamitin natin sa flooring. Okay. Pakuha natin yung dos na kapal. Ayan. Papatagi na natin, guys. Okay. So, dito, mukhang okay naman. Sukatin nga natin ang metros. Okay na dito. Ayan. Dos. Okay na sumobra. Okay na sumobra sa ilalim. So, okay na. So, dito. Papatagi natin dito. Dito sa gawin na to. Okay na. Okay guys, natapos na natin, no? Napatag na natin. So, okay, ayan. Kita nyo yung tanse. Ayan. Na-layout na rin natin. So, napatag. Ayan. Nakasama ang palad. Hindi muna natin mapuflooring. Kasi, ang lakas ng ulan. At ayun yung kutin ko para dito. Lagi na lang umuulan. So, sa layout muna tayo. Ganyan lang po mag-layout. And guys, hindi tayo makakapag-flooring, no? Kasi nakas ng ulan. Ayun yung nakakuting ko. So, mamabasa lang ako. So, halos ng linggo na tong ulan na to, eh. Okay guys, pasensya na po kayo at hindi tayo makapag-flooring. Itutuloy na lang natin yung video. Thank you po sa inyong panonood. And God bless. Okay, bye-bye guys.
Bye.